Hello guys, ito po yung improvised water, tawag doon, water feeder, yan. So, nakikita nyo may bawang, so magpapainom tayo ngayon ng bawang. Subukan natin tong bagong gawa natin, DIY, hindi pala gawa ko, gawa po ng kaibigan natin na bale, binigay sa atin, pati yung feeder nila, yung patokaan nila. So, yun mga kalapatid, sa pinakita ko lang po at nakakatuwa naman kasi ano, saktong-sakto to dun sa mga warriors natin kasi sila lang muna yung bibigyan natin ngayon. Sila lang muna. Try lang natin to. Mukhang maganda. Maghapon natin siyang ilalagay. So yun lang mga kalapatids, pinakita ko lang, shinare ko lang sa inyo yung DIY ng isa nating kaibigan. Yan. Maliit siya pero okay naman, maganda. Ang galing ng pagkakagawa nyo. So yan mga kalapatids, mayamayang konti bibigay natin yan kasi ano, papatoka muna tayo tapos after ng patoka saka natin itong ibibigay. Bali mga ilang oras muna nating bababad yung bawang. Ang ginawa, gagawin muna natin, bibilad muna natin sila. Bilad para sa fast trapping nila yung mga young birds natin. So ganun na rin itong mga old bird, ano, sabay-sabay na lang natin silang pakainin. So, paano mga kalapatids? Let's go! Mga kalapatids, welcome back to our channel Kamandag TV. Isang mainit na tanghali po mga kalapatids sa inyong lahat. Sobra naman ng init, sobra talaga. So gawin natin ngayon mga kalapatids, ano, magbibigay lang po ako ng tawag nito ng bawang dito lang po sa mga wires natin, sa young birds, tsaka dito sa old birds natin, yung mga flyers natin. Nagbabad na po tayo halos mga 1.5 hours na po. So, tsaka gagamitin din po natin yung DIY natin na water feeder ba tawag dun. Basta yung lagayan po ng tubig at tsaka yung patokaan nila. Puro DIY po yun, bigay sa atin ng kaibigan natin. So, yun mga kalapatids, tara samahan nyo po ako. And guys, pakain muna tayo dito sa old birds natin. Yung mga nandun sa kabila, nagpapasukan. Oh. Oh, nagpupumilit na, yun. Oh. So, nasa loob na halos yung iba, yun, nasa kabila. So, ito muna, pakain tayo. Mamaya, after nila, painom tayo. So guys, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung DIY natin. Yan, pati yan, malaki na yan. So, ayos to, ganda tong binigay sa atin. Ah, oh, ayan na, kaya na kayo. Nauna na kayong bumaba. Doon sila dapat eh, oh. Nababa na 'tong, ilan lang 'to nandito dito. Hindi makababa. Mamaya lalagay uli natin 'yan diyan sila. Dadagdagan natin 'yung takip. Na mga kalapatids. So yan guys yung tubig nila. Ayan, kita nyo yung bawang. Ayan, binabad lang natin yan. Binutas-butas na natin. Ayan. Ayan ang parsala. Ayan po yung water feeder ba tawag dito. Basta yung painuman ng tubig yan. Ayan. DIY natin yan. Binigay ng tropa. Ayan. Salamat sa'yo, Burnok. Ayan, pinangalanan na natin. Shoutout sa'yo, Burnok. Yung gumawa po ng loop natin. Siya rin po yung nagbigay nito sa atin. So yan mga kalapatids, kahit yung patokaan siya rin po yun.
So salamat sa iyo, Burnok. Shoutout sa iyo. Mabuhay ka. God bless sa iyo. Nag-aabang na. So lagay na natin dito. Ganyan po siya, ganyan po siya. Ayan. Antayin muna natin mapuno. Antayin na natin. Parang mabagal yung pagdaloy. Ayan, ayan, ayan. Okay na yan. Masasanay din sila kasi nung unang din nila alam kung sila iinom eh. Sanayan lang yan. So ganyan po yung feeder natin, water drinking natin mga kalapatids. Painuman natin. Ayan. Ayan. So yung bawang mga kalapatids hanggang hapon na yan nila. Kasi tanghali naman na natin binigay. So hanggang hapon na yan nila. Wala namang araw na dito. Pag ganun na yung araw sa kabila na. So hindi naman na ito maaarawan. So okay lang na ibabad natin yung bawang natin dito. Hanggang sa maubos lang nila yan. So, yan mga kalapatids kung nakikita nyo. Yan, naubos na yung pagkain. May natira pang konti. Bauhaw lang to. Yan, lagay na natin. Yan, uno-uno na nga mga kalapatids. Bawang yan, mga utoy. Sige lang, inumin nyo lang. Importante yan sa inyo. Ayan. Ayan, sila uminom. So, kung gusto nyo rin mapainom ng bawang mga kalapatids, alam nyo, sobrang init ngayon, huwag kayo maglalagay muna ng tubig. Bilad nyo muna sila dyan. Tapos, yun, pagkatapos silang kumain, saka tayo maglagay ng tubig na may bawang yun. Talagang iinom at iinom yan mga kalapatids, maniwala kayo. Yan lang din yung paraan ko sa magbibigay ng bawang. Pero sanay na yung mga yan. Kaya, ayan. Oh, naubos na naman. Oh. Ubus na. Yung sa ilalim, ang bagal ng baba ng tubig. Yan, yan. Bumibilis na. So, ayan lang mga kalapatids. Shinare ko lang po yung DIY bawang natin na patubigan. Patubigan pala, hindi pala bawang. Patubigan pala. Tsaka yung patukaan natin. Yan, ang ganda, oh. Ganda, oh. Diba mga kalapatid, sa isba? Yun nga pala mga kalapatid, sa yan. Nakapagpakain na tayo, nakapagbigay na po tayo ng bawang. Tapos na-train na rin po natin sa past trapping yung mga young birds natin. Meron pong nagtanong na isang ano natin, isang kasamahan natin sa YouTuber. Sayan po siya, nasa screen si Ling. Si Ling, si Ling ng Japan. Na ano daw, anong meron sa kalapate? So sagutin ko lang yung tanong niya. Magandang topic din yan. Ano nga bang meron sa kalapate? Maraming yung nag-aalaga ng kalapate. Pero ano nga bang meron sa kalapate? Kayo, ano nga bang meron sa kalapate para sa inyo, mga kalapatids? Sa akin kasi yung meron sa kalapate, yung excitement nga na sinasabi ko sa inyo. Yung feeling mo, yung nararamdaman mo. Lalong-lalo na kapag ka may race mga kalapatids, talagang dun mo mararamdaman yung feelings na na-excite ka. Uuwi ba? Uuwian ka ba? O hindi? Mas matindi pa yata to sa asawa mo o sa girlfriend mo na kapag ka hindi umuwi, hindi ka binalikan eh, okay lang. Pero yung kalapati mo is kapag nawala, talagang mag-aalala ka. Yun po yung meron sa kalapati mga kalapatids, yung feelings po, yung nararamdaman mo para sa kanila. Dahil siguro binigyan mo sila ng pagmamahal or binuhos mo lahat ng attention or binigay mo yung best mo para hindi sila mawala. So hindi ko sinasabi na yung sa wife or yung sa girlfriend hindi mo binigay yung best mo, pero sinasabi ko lang dito sa alaga natin mga kapatid. Siyempre sa asawa mo bibigay mo rin yung best mo, di ba? So yun lang mga, yun yung nararamdaman ko mga kalapatids. And then, ano pa nga ba? Yun, stress reliever ko talaga itong mga to. Katulad niya, na-stress ako. Akit lang ako dito, tingnan ko muna sila. Mga ilang minuto or magpapakain ako. So yun, parang mapapawi na lahat, mai-erase na lahat nung sama ng loob mo, yung stress mo, yung galit mo,
yung lahat ng problema mo. Although nandiyan yung problema, pero at least na-relieve nila ng mga alaga mo. Ina-absorb siguro nila yung mga nararamdaman. Nararamdaman din nila siguro yung nararamdaman mo, no? Yung paghihirap mo, yung lahat, sakripisyo mo, lahat nararamdaman din nila. So, yun siguro yung meron sa Kalapate. At yun din siguro yung meron is yung nagpapasaya sila para sa'yo sa nag-aalaga. Alam po ng mga kalapatid yan, pero hindi ko po deeper na, meron pang deeper na magandang sabihin ka, kasi hindi ko mawari. I-comment nyo na lang mga kalapatid kung alam, kung meron din po kayong experience or ano po yung mas deeper pa na meron sa Kalapate. So para sa akin yun, yung saya, yung dulot na binibigay po nila, lalong-lalo na nga po, number one po talaga yung pag uuwihan ka ng ibon mo sa layo ng kanilang liliparin. So yung sakripisyo nila, yun, sakripisyo nila, yun. Lilipad sila ng napakalayo at sa sobrang layo, pinipilit pa rin talaga nila na makabalikan ka, mauwian ka, wag lang madidisgrasya. Marami kasing factor ang disgrasya, kaya hindi na natin yan isa-isen, alam po ng mga nangangalapate yan. So yun po yung meron sa Kalapate, mga kalapatids, yung pipilitin po nilang uwian ka kahit umulan, bumagyo, mainit, matinding init ng araw, basta kaya nilang liparin, liliparin nila, wag lang talaga sila madidiskrasya. Yun po ang meron sa Kalapate, yan po ang katangian ng Kalapate, yung talino rin nila, yung pagmamahal nila sa amo nila, at syempre yung parang binabalik lang nila yung sakripisyo ng ginagawa ng mga nangangalapate, ng fancier, ng katulad natin. Nakatulad ko na siyempre pinapakain mo sila, binibigyan mo sila ng masarap na pagkain, inaalagaan mo sila, tinuturuan mo sila. Siguro yun yung binabalik din nila para sa atin. So yan yung meron sa Kalapate. Instinct, homing instinct, pagmamahal, yung tiyaga, yan meron sila. Lahat siguro nasa na, kasi talagang bilib ako dyan sa mga alaga natin, sobrang matatalino, huwag lang talagang madidisgrasya, mga kalapatid. Alam po ninyo yan, di ba? So yun lang po, sana kay Miss Leng Japan, ito po, sinagot ko lang po yung tanong nyo. Maraming salamat po sa tanong nyo, at kahit ako ngayon nalaman ko na kung ano talagang meron sa Kalapate, yung kahalagahan ng nila sa amo nila at sa kanila. So yun, yung pagmamahal, ayun yung pinaka-importante doon, yung pagmamahal ng mga alaga mo at yung pagmamahal mo sa alaga mo. So ganun din po yan sa buhay, sa family mo. Syempre bigay mo rin yung best mo, yung pag-aalaga mo. Para saan ba yung ginagawa mo? Para sa kanila, di ba? So, yun po yun. Sakripisyo, pagmamahal. Yan, lahat na po siguro. Yun po yung meron dun sa Kalapate. So, paano mga kalapatid? Shoutout sa'yo. And then, shoutout din kay... Shoutout po kay Ma'am Descarte Lifestyle. And then, shoutout din po kay Kalapatid TV. Please! Pasyalan nyo po yung channel niya. Marami rin po kayong matututunan dito sa taong to. So paano mga kalapatid, hanggang sa muli, sana napasaya ko kayo, sana may natutunan po muli kayo. God bless. Masalam.